Mahirap man sa umpisa to live on their own, nakatulong naman daw ito sa ilang Kapuso stars to be more mature at responsible. Panoorin po natin to. Ang pagiging independent ay paraan para maipakita ang maturity. At ganito rin para sa ilang Kapuso celebrity na namumuhay ng solo sa kani-kanilang tahanan. 9 buwan ng living the solo life dito sa Manila ang meant-to-be leading man na si Addie Raj. Pero aminado si Addie na nahirapan siya sa umpisa, lalo pa at wala siya sa kanyang sariling bansa. Hindi ko alam anong kumakain, anong saan bibili kahit anong gusto ko. But then, of course, eventually things changed. I learned the Filipino ways, I made friends. Si Georgia naman ang afternoon prime na ika-anim na utos sa si Ryza Senon, naging goal na mapatunayan sa kanyang mga magulang na bukod sa kaya na niyang mamuhay mag-isa, ay kaya na rin niyang maging responsable. Okay siya. Okay yung feeling na nakukontrol mo lahat eh. Kasi mahirap yung hindi buo yung loob mo na mag-iisa ka. Nagsimulang mamuhay na mag-isa ang Encantadia star na si Ara San Agustin noong siya ay nasa kolehiyo. Mahirap man maging independent pero may kaakibat naman itong aral para kay Ara. Sobrang lonely. Like in times of kunyari may sakit ako or parang kailangan ko ng kasama, wala eh. Marami ako natutunan. Especially self-worth. How to value my solitude. Wala namang natututunan noon ang ika-anim na utos leading man na si Mike Tan dahil nakadepende lamang siya sa kanyang ina. Pero ayon kay Mike, nagsilbing preparasyon para sa kanyang future ang pamumuhay niya ng solo. Mas madali na kasi alam mo na yung ginagawa mo. Mas madali na siyang ituro. Yung hindi mo na kailangan umasa sa ibang tao kasi kaya mo na maging independent kahit pa anong mangyari. Plus siguro ego boost. Masaya man maging independent pero laging tandaan na matutong maging responsable sa lahat ng bagay to live life to the fullest.